Hello mga boss! Welcome back sa aking YouTube channel. Today, nandito ako sa Pilipinas, mismo sa may Bikutan, sa may Azur Hotel. January 15 ang flight namin sa Saudi Arabia, Jeddah to Abu Dhabi. Then, nag-flight ako ng January 16 from Abu Dhabi to Manila. So, yeah, ang dami nagbago sa Philippines. Sobrang nakakapanibago. Of course, 3 years ako nawala dito sa Pilipinas. Pero masasabi ko na maraming advantages ang nangyari sa Pilipinas. Maraming pagbabago na masasabi kong maraming benefits no, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Mga boss, update ko rin kayo dun sa aking international flights. Alam ko naman na hindi lingit sa inyong mga kaalaman na naapektuhan ang flights namin ng January 13 ng Taal Volcano Eruption. Kaya kinansel ng Etihad Airways ang aming flights noong January 13. Kaya ay nirebook ito ng January 16 kasi yun yung pinakamalapit or pinakamadali na date okay para sa flight namin here in Manila. So yung international flights ko na Manila to Thailand, Thailand to Singapore, Singapore to Malaysia. Sad to say mga boss, naapektuhan ito ng cancellations ng flights noong January 13 dahil ang aking international flights ay January 16 ng 12:05 AM. Naapektuhan ito mga boss dahil January 16 kami inirebook ng Etihad Airways ng 2:30 ng madaling araw ang flights from Abu Dhabi to Manila. So talagang nasagasaan ang aking international flights pa Bangkok, no? But hindi ko alam dahil nag-file na rin ako ng complaint sa Etihad Airways. Nag-file ako ng complaint about dun sa mga nagastos ko. Of course, as an OFW, hindi natin pinupulot yung pera. Kaya sabi ko, mag-file ako ng complaint. Kasi kung hindi naman nila kinancel yung flights namin ng 13, eh aabutan namin lahat ng mga flights namin. Kasi yung mga pinsan ko or yung family ko, meron din silang domestic flights papuntang Katiklan. Katiklan to Cebu, Cebu to Davao. So naapektuhan lahat yon. At if I'm not mistaken, umabot na sila ng 50,000 para lang sa rebooking, no? Rebooking fees. Okay, so hindi ko alam kung ano yung ginawa nila. Pero if I'm not mistaken, ay nag-file din sila ng complaint sa Etihad Airways. So mga boss, eto lang yung update ko dito sa Philippines. Sobrang ganda ng Pilipinas ngayon. Nakakamiss yung food, nakakamiss yung mga tao, nakakamiss yung mga places, no? Medyo naliligaw-ligaw ako dahil hindi ko ganun kabisado ngayon yung mga daan. Kaya nagpapasama ako lagi sa pinsan ko. Ito ay isang update lamang mga boss. Sa mga masugi dati taga-subaybay dyan, stay tuned. Marami pa tayong abangan sa vlog na to. Habang nandito pa ako sa Pilipinas. And yeah, ipapakita ko sa inyo yung mga ibang place na pupuntahan ko at para ma-update din kayo dun sa mga ilang pagbabago dito mismo sa Philippines. Again, this is Amir Walid IUH saying, peace!